We will be discussing a very pressing problem besetting our country, our nation, and our government. Newspapers are just screaming the headline, recession. What is it? How long will it last? Was it inevitable? How did it start? In monetary terms, how much would it cost? Iyan, mga kaibigan, ang ating sasagutin ngayong araw na to. Hindi po ako dalubhasa dyan. Kaya nga po tayo ay merong inimbita ngayong araw na to para i-explica sa atin ang pasikot-sikot ng relasyon, kung paano tayong maapektuhan at kung paano tayong makakalagpas dito sa recession kung may kakayahan nga ang ating gobyernong lagpasan ito, at sana meron. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya po ang ating panauhin ay isang dalubhasa talaga. Pakikilala ko po siya. Siya po ay nag-graduate sa University of the Philippines. Siya po ay kumukuha ngayon ng PhD. Doon rin po siya nagtapos ng Masters ng Economics. At syempre, doon siya nagkolehiyo. Nung natapos siya ng koleyo, siya ay nag-graduate ng summa cum laude at valedictorian ng kanilang klase. At nakakuha na po siya ng madaming awards like yung Jose Encarnacion Jr. Award for Excellence in Economics and the General P. Sikat Award for his undergraduate thesis. Siya po ay aking matalik na kaibigan at siyempre, madunong sa ekonomiya. Kaya hindi na po natin patatagalin. Ang ating panauhin ngayong araw ng Sabado, si JC Giancarlo Punong Bayan. Magandang hapon sa iyo. Umaga, gabi, JC. How are you? Magandang hapon din tayo. Salamat sa imbitasyon. alam mo, JC, talagang sumisigaw ang ating mga periodiko. Recession, recession, recession. At syempre, ang mga tao ngayon, ano ba itong recession to? Eh, medyo natitikman na namin yung konting kakulangan na lalala pa ba ito? So, paliwanag mo nga sa amin, JC, ano ba ang recession at dapat ba kaming kabahan dito? Yan ang unang tanong namin sa iyo. So, maraming salamat Dean Mel sa oportunidad. Kailangan talaga nating talakayin ito kasi historic, Dean Mel, itong nangyari. Kasi simulan natin doon sa ano ba yung GDP. GDP ay Gross Domestic Product. Ito po yung paano natin sinusukat yung gaano kalaki yung ating ekonomiya. Kung ilan yung mga produkto at serbisyo na nilikha ng ating ekonomiya at ano yung halaga nito. At naitala nga po ng Philippine Statistics Authority na para sa pangalawang quarter ng taong ito, April hanggang June, ay lumiit yung ating ekonomiya by 16.5%. Importante po ito din, Mel, sa maraming dahilan. Kasi unang-una, ang laking pagbagsak nito. Hindi pa natin nakita ito sa ating kasaysayan. Simula nung unang mga records noong World War II ay hindi pa natin nakita ang ganito ay ito, may graph po tayo. So, ayan, so 16.5, talagang all other past crisis po pale in comparison compared with this. Nauusan pa nga po nito yung previous record holder ng worst recession natin noong martial law. Noong martial law, ibig sabihin mo, ng ilan, noong araw nung ni Marcos, grabe ano? Opo, noong 1983 hanggang 1985, siyang na magkakasunod na quarter na lumiit yung ating ekonomiya. Pero nasa around 8 to 9% lang yun eh. Pero ngayon dun niya 16.5. So napakalaki talaga nitong binagsak na ating ekonomiya. Para bigyan natin ng idea ang ating mga tagapanood. Ano ang optimum? Ano ang masasabi natin okay lang yan? Ibig sabihin, hindi tayo kailangan na mabahala. Basta ito inabot natin. Ano yung level na yon? Kasi tayo ngayon 6.5 eh.
Kailangan nating tandaan din na for the longest time kasi parang we've taken for granted na lumalaki talaga yung ating ekonomiya. Marami sa atin hindi pa nakakita ng recession. Maging ako ay marami sa atin ay hindi nakakaalala nito kasi lumalago talaga yung ekonomiya natin. Even in past crisis din, Mel, for example, yung Asian financial crisis, saka yung global financial crisis, hindi lumiit yung ating ekonomiya. Hindi tayo nagkaroon ng recession. So kakaiba talaga ito. Kung titingnan natin po yung numbers ay mahigit 820 billion pesos ang nawala sa ating ekonomiya noong second quarter. Napakalaki po nito. Tsaka meron pa isang din na magandang sukatan para mas maintindihan ng mga viewers natin. Kung hatiin natin yung GDP sa lahat ng Pilipino, ilan na ba tayo ngayon? Mga 110 million Filipinos. Ang bawat isa po sa atin ay makakatanggap ng tinitingnan ko lang po yung notes ko, nasa mga 38,000 po ang matatanggap natin nung second quarter. Okay, 38,000 pesos bawat Pilipino. Ito po ay 17.4% na mas maliit kumpara sa kinita ng bawat Pilipino noong kaparehong panahon noong 2019. So in other words po, Dinmel, ang average na Juan ay yung kita po niya ay lumiit compared dun sa kinita niya last year. Ayun. Paliwanag mo nga, JC, itong tinatawag na recession, ito bang recession na ito, yung serbisyo at produkto ko ayon sa GDP, mababa, ibig sabihin yung production level ng isang bansa, mababa, at walang masyadong gumugulong na business. Natatantya ba to? Ibig sabihin, may mga signal ba ito na pwedeng makita ang gobyerno na palapit na to? May mga signal ba to? So actually din, Mel, maraming paraan para maimilihan pa natin lalo yung GDP kasi yung GDP po ay pwedeng maimilihan bilang kabuang gastos sa ating ekonomiya. So tuwing tayo pumupunta sa mall or kumakain sa restaurant, gumagastos tayo. Pero yung ginagastos natin, meron din pong kumikita nun. So, pwede rin pong maintindihan yung GDP bilang kabuang kita sa ating ekonomiya. Dahil nga po nagkaroon ng pandemya na ayaw natin na lumabas masyado ang mga tao at pumunta sa mall at magtipon-tipon, ay hindi sila gumagastos katulad ng dati. At pag hindi sila gumagastos katulad ng dati, ay hindi maraming nawawalan din po ng kita. At marami pong sektor sa ating ekonomiya din, Mel, ang napuruhan talaga. Pinakamalala po ay dun sa industry. Kabilang po dito ay yung construction services, construction activities, saka yung manufacturing kasi yung mga factory nagsara, yung mga construction project ay na-derail. Pero lalo na pong napuruhan yung services. So yung services po talaga yung pinaka-napuruhan at halos lahat ng industriya dito ay napuruhan. For example, yung pong transportation and storage, yung mga hotel, yung mga restaurant, yung education na maraming mga, yung mga estudyante natin ay hindi nagsipasok. So marami po. So trade services ay napuruhan din po. So mukhang across the board po ito din, Mel, pero meron din naman mga pailan nilang industriya na actually nagsatribe. Kasi for example, yung mga negosyo na online, na pwedeng online gawin, walang face-to-face interactions, ay lumalago po yan. For example, yung mga online deliveries, tapos yung mga online games, etc. And then, meron din po mga nauuso ngayon. For example, yung mga, kung nababalitaan ninyo, yung mga plantito tsaka plantita na bumubus ng pera sa mga halaman na nauso siya for some reason. So meron po mga pa ilan-ilan na industriya na lumalago naman. Pero for the most part din, Mel, ay ang dami talagang Pilipinong nawalan ng trabaho at ang dami economic activities ang natigil. So sa madalit sabi, JC, sabihin mo nga sa akin kung tama ang appreciation ko nito. Sapagkat hindi gumugulong yung ekonomiya at nakakatakot, baka wala na tayong kitain, bawat isa sa atin, ikaw, ako, lalo na yung mga ngalakal, nagtitimpi sila. Hindi sila ngayon gumagastos kasi parang mas naiisip pa nilang mag-ipon for a rainy day kaysa gumastos. So, hindi gumugulong yung ekonomiya. Tapos, yung mga business naman,
wala rin nakikita. Nagsasara. Ganun ba yon? Ganun ba yon, Casey? Tama po din, Mel. Ang tinataang tawag po dito sa economics ay precautionary savings. Na dahil nga ang dami pong uncertainty sa ating ekonomiya ay nanghihingi tayong gumastos. So yung sinasabi po, for example, na economic managers na gusto na nilang buksan ang ating ekonomiya para makabalik na ang mga tao sa kanilang mga trabaho at magbukas na yung mga negosyo, hindi po agad-agad mangyayari yun hanggang nandyan yung virus. So dahil kailangan nating i-note din, Mel, na 2/3 po ng ating ekonomiya dati ay pinapatakbo ng consumption spending o yung pong paggastos ng mga ordinaryong mamamayan ng mga pribadong households. At ito po talaga yung pinakanapuruhan pagdating po sa paggastos. So hanggang hindi nanayambalak yung confidence ng mga tao na gumastos ay hindi po babalik yung sigla ng ating ekonomiya. Alam mo yung sinabi mo, Casey, confidence, no? So ibig sabihin mo ba, Casey, medyo psychological rin to? Kasi siyempre ang mga tao, bukod sa objectively nililigay nila ang pera nila sa banko o kaya hindi nila iginagalaw, paunti-unti lang ang gastos dito, doon sa lang sa essential. In their minds, yung psychologically, ayaw ko talaga, gusto ko talaga na makakaipon ako para kung sakasakaling medolubyo na mas malaki, handa ako. Psychological rin ba ito para sa ating mga kababayan? Yes din, Mel, tama ka. Meron talaga itong psychological component. Kasi nga hindi pa natin alam kung kailan matatapos itong pandemya. In fact, bumalik nga tayo sa modified enhanced community quarantine na mas stricter ang mga quarantine restrictions. Samantalang ang dami pong nagbukas na ng mga negosyo, di ba? So marami pong hindi nakita na babalik tayo dito. At malay natin kung hanggang tatagal pa ito dahil nga ang pinakaugat po ng problema ay yung virus. So ito po yung sinasabi namin parati na walang trade-off pagdating sa kalusugan ng mga Pilipino at saka sa ekonomiya. Kahit na luwagan mo ang mga restriction, kahit buksan mo lahat ng mga mall, etc., ay hindi dadagsa yung mga tao para gumastos, hanggang hindi sila confident na magiging ligtas ang experience na yun. So ito po dapat yung pagtuunan ng pansin ng economic managers at ng buong gobyerno, yung pandemya above anything else. Alam mo, Casey, no? Itong kompidensya ng ating taong bayan sa gobyerno, napakalaking bagay nito, no? Kasi parang meron silang problema sa messaging. I think, Andrew, nawala ba tayo? Andrew? Hello. Ah, okay. Sorry mga kaibigan, pero magdidiretso po kami. At yung sinasabi nating confidence, no? Nakikita rin ba ito sa mga patakaran ng gobyerno, for example? Kasi with all due respect to the government, ha, yung messaging nila na tinatawag, parang may anlaki ng kakulangan. Flattening of the curve. Nagkakagulo pa sila noon. Pagkatapos yung second wave, parang ano nangyari? Nasa second wave na tayo at nasa second o nasa first wave tayo? And then yung meteoric rise in one day, even if it were true. Diba? Parang, ano yan? Inefficiency ba yan? O totoo yan? O hula-hula lang yan? Diba? All this, yung pagpapakita ng gobyerno na nakakalito sa ating bayan, nakaka-contribute ba ito sa ano, sa recession, ika nga, in terms of confidence of the people? Yes din, kasi unang-una nga ay yung datos pa lang pagdating sa numero ng mga kaso ng COVID-19 ay nagkakalabo-labo na. At matagal na po namin nunuto, marami mga analyst po ang nakakakita na talagang madumi po yung datos. For example, nagbabago ang mga definition o hindi na itatala ng tama ang mga kaso. Kaya doon pa lang po dun sa aspetong yun ay hindi na tayo sure sa kung ano ang nangyayari. What more dun sa ibang mga polisiya at ano yung quality ng mga polisiya na pwede nating asahan kung puro madumi yung mga datos na inilalabas ng gobyerno. So, isa po yan sa mga issue na akin bantayan. Pero ayun nga po I think ang mas malaking pong problema ay hindi pa rin po nag-grasp ng mga top policy makers natin yung pong kawalan ng trade-off between health and the economy. Pero, so I think yun po talaga ugat ng problema din, Mel.
Alam mo, JC, yung meron, ang mga Pilipino may phobia sa utang eh. Talaga may phobia tayo sa utang. Kasi alam naman natin, kamakailan or 2 or 3 weeks ago, ang Bangko Sentral ata, ang sabi nila eh, we will hit 9 trillion peso debt, no? Yung pagkakautang ng buong Pilipinas na ang estimate nga nila around, bawat Pilipino may around 38,000 na utang. Ngayon, nakikita natin, sabi ito mismo ni Secretary of Finance, na maaaring umutang pa tayo. Let's say around 3 million sa 2021, 2.3 trillion. Meron pa bang puwang ang ating economic situation para makautang pa, para makatulong sa pandemya ngayon? I think unahin natin din yung rasyonale kung bakit ba kailang umutang ng gobyerno. Kasi for the past quarters po ay meron pong tinatawag na budget deficit ang gobyerno. Ibig sabihin, yung pong kita ng gobyerno ay kulang kumpara doon sa ginagastos niya. Kasi ano ba yung kita ng gobyerno? Yung tax revenues, for example, patay nga yung ating ekonomiya. So walang masyadong tax revenues na pumapasok. At the same time, ang dami pong kailangang gastusin ng gobyerno. For example, yung ayuda para sa mga mahihira, para sa mga negosyo. Yung palang pong social amelioration program noong April and May ay nagkahalaga ng lagpas siguro mga 200 billion pesos at kailangan pa yung hindi pa natapos ibigay yung sa ayuda para sa May, tapos wala pang kasunod nun. So, doon pa lang ang laki na ng kailangang gastusin. So may budget deficit ang gobyerno, kulang ang kita nito. At katuwing meron po kasing budget deficit ay paano gagastos ang gobyerno? Uutang. Okay, para punan yung kakulangan sa kinita ng gobyerno. So, dito napapasok yung mga loans, for example, from multilateral agencies like Asian Development Bank, World Bank, etc. And in fact, din Mel, sa mga nakalipas na buwan ay halos 400 billion na ang mga bagong utang ng gobyerno mula sa mga ahensya na ito. At in fact, meron pang kakayahan ang gobyerno na umutang pa kung kulang, dahil tulad ng sinasabi ng economic managers ay maganda raw yung ating credit ratings, etc. Ano ba yung credit rating? Ito ay parang score na ibinibigay sa mga gobyerno upang malaman kung gaano sila mapagkakatiwalaan pagdating sa utang, kumakabayad ba sila. And for the past few years po din, even before Duterte administration, ay gumaganda yung ating credit ratings. At sa ngayon ay patuloy pa rin yun at kinangangambahan na baka mag-deteriorate yun, pero sa ngayon din wala pa naman tayong nakitang credit rating downgrades. Pero pwede sana itong i-leverage ng ating economic managers upang umutang pa kung kulang talaga ang kanilang pera. Alam naman natin din, Mel, na hindi naman masama talaga umutang. In our everyday experience, for example, kung kulang yung ating sahod at may kailangan tayong gastusan na importante, bakit tayo hindi uutang? For example, sa ating gamit yung ating credit card or kung meron tayong mag-anak na pwede hingan ng pera, normal ito at hindi ito masama per se. And in fact, din, Mel, sa mga ibang mga bansa na tinamaan din ng lubos dito sa pandemyang ito ay umuutang talaga sila at pataas talaga ng pataas yung tinatawag na debt to GDP ratio. Ito po yung utang ng gobyerno at saka kinukumpara dun sa akita o yung GDP ng ating bansa. So yung debt to GDP ratio ng Pilipinas po noong 2019 ay so far nasa 39%. Mababa po ito kumpara sa ating dating debt to GDP ratio. For example, back in the early 2000s, meron po tayong debt crisis. Wala na po yun. Mababa yung ating debt to GDP ratio. And even compared sa other countries po, mababa din po yung 39%. Pinangangambahan po ng economic managers ngayon na baka tumaas yung debt to GDP ratio natin dahil sa mga bagong uutangin. Pero I think hindi po kailangan mangini yung ating economic managers din, Mel, kasi buhay po at saka kabuhayan ng ating mga kababayan ang nakasalalay. Kailangan gumastos ang gobyerno sa ayuda dahil sa mga nakita natin ay kulang pa talaga yung kanilang ibinibigay.
Tulad ng nabanggit ko, yung social amelioration program ay dalawang buwan hindi nasundan. And then yung mga negosyo din, Mel, hindi sila nabibigyan ng sapat na ayuda. Nakikita natin na lang sa balita o social media na bigla na lang nagsasara yung mga restaurant, for example, na paborito natin, na hindi man lang nakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. So, libo-libo pong mga micro, small, and medium enterprises ang nangangailangan ng tulong. Dapat pong hindi hayaan ng gobyerno na mamatay ang mga ito, dahil later on din, Mel, kapag ka-safe nang buksan yung ating ekonomiya, paano magre-recover or magba-bounce back ang ating ekonomiya kung nagsimatay na ang mga negosyo in the first place? So, dapat hindi hayaan na mamatay ang mga ito at bigyan na agad ng ayuda. Bago ko makalimutan tong tanong na ito, tatanong ko na sa iyo, JC. Minumungkahi ng Department of Budget ng magiging budget para sa isang taon are 4.3 trillion, mga ganyan. At pagkatapos, ito naman ang isa pang ahensya ng gobyerno, sinasabi aabot na tayo ng 9 trillion sa pagkakautang. Umabot na nga ata. Kung makikita mo, parang hindi nagbabalanse. Dapat bang mangamba ang taong bayan dito? Ang laki ng utang natin, ito lang ang budget na kaya natin sa next year, kaya ba? Ano ang dapat gawin para makaya? So ngayon din, Mel, dalawa yung tinitingnan natin dun sa government response. Unang-una ay yung kung Bayanihan to Recover as One Act. Ito po yung sequel sa Bayanihan to Heal as One Act, kung saan magbubuhos pa ng pera ang gobyerno para sa ayuda supposedly. Pero sa ngayon po, sa mga bills na ipinasa ng lower house saka ng Senado, ay nasa 140 billion hanggang 165 billion lang po ang ayuda na inilaan nila sa Bayanihan to Recover as One Act. Samantalang din, Mel, ang economic losses natin dun sa second quarter ay nasa 5 beses na mas malaki. So yung ayuda na binabalak na gastusin ng gobyerno ay kulang na kulang talaga kumpara dun sa nawala sa ating ekonomiya. So ito po yung sa article ko sa Rappler recently, dito po yung sinabi ko, disproportionately small response. Kung may analogy tayo din, nasusunog na yung bahay mo, pero ang gagamitin... Andrew? Hello? Hello? Andrew? Hello? Okay. Sige. Hello? Okay. Ay, sorry. Hello? Oh, hindi ko siya naririnig. Yan. Okay. Alright. Ngayon, JC, ano? Ang ganda ng pinag-uusapan natin, ngayon, ano? Ito naman, JC. So, okay. Bukang may problema, at siyempre sa lahat ng problema, may mga solusyon naman. Ano ang mga kamukha ng sinabi mo yung itong pangalawang Bayanihan Act na to? Ano dapat ang mga features nito na, from the point of view of an economist, para masagot itong tunay na maging fiscal rescue to, fiscal rescue package? Okay, hindi tayo naririnig ni ano ni yung headset mo. JC, yung headset. Headset. Ayun. Natanggal ata yung headset ni JC. Ayun. Okay. Alright, JC? Okay, naayos po ni JC. At ang ganda po ng ina-explain ni JC ngayon, ano? Sapagkat nakita po natin na hindi lang objectively, kundi may psychological aspect itong recession na ito, na nagkaka-recession dahil po hindi gumugulong ang ekonomiya ng Pilipinas at madaming nawawala ng trabaho, at hindi lang po isolated ang pagpawala ng trabaho, sabay-sabay. At sabay-sabay pong hahanap ng trabaho, pero wala namang mahahanap dahil ang mga business ay nagsasara.
Kaya sa mga ganyang sitwasyon, talagang dapat po ang gobyerno ay pumapasok at nag-aayuda. Pero ang ayuda ay magiging epektibo lamang kung efficient ang pagdidistribute ng ayuda. Di ba po, talagang matatanggap sa tamang oras, sa tamang panahon, at sa tamang lugar, sa tamang araw. Kasi po kung madidelay iyan, eh malaki na po ang perwisyong magagawa. Kaya yung efficiency po ng gobyerno, eh dapat paigtingin para po tuluyang matulungan ang ating bayan. At isa pa po, kulang ba o hindi? Ito po ang nawawala sa atin, ito lang ba ang ayuda? Di ba po? So iyan ang mga tanong, no? Kasi kung nakikita na natin yan, sabi nga ni JC, siguro baka sa next bayanihan, dapat medyo palakihin at gawing efficient ang pagmumudmod. In short, sinasabi ni Casey po, JC po, may puwang pa naman para umutang at hindi masamang umutang. Siguro dapat lang may mga milestone yung utang na yon. Ibig sabihin, alam natin kung kailan babayaran at kung papaanong gagawin. Tama ba yan, JC? Hello. Hello JC. Oh, loud and clear ka. Hello, naririnig ko na ako? Yep. Okay. Sorry din nila. Nandang natin yung blue. Kasi bumabagyo eh. Bumabagyo sa labas. Oh, ang lakas ng kulog. So JC, so okay. So may puwang pa tayo para umutang. At sinabi mo, hindi naman talaga masamang umutang. Pero malapit na ba nating ma-reach yung hangganan ng puwang na yon? Tingin mo? Mm-hmm. Din well, isa po ito sa mga gusto kong klaruhin, ano? Kasi nakikita natin sa media, for example, nababalita na ang utang ng Pilipinas ay nasa 9 trillion peso, kumigit kumulang. Pero ang mas maganda pong tignan natin, Din Mel, ay yung tinatawag na debt-to-GDP ratio. Kasi habang yung ating ekonomiya ay meron at meron talaga utangin at saka kung maganda naman yung pagkagastusan ay why not? So, kailangan ihamping parating utang on the one hand and yung ating kita, yung GDP on the other. Pero having said that, Din Mel, ay meron pang uwang para umutang kasi mababa nga po tulad nung nabanggit ko kanina ang debt to GDP ratio natin nasa 39% mababa po ito compared sa history at compared sa other countries. At dahil nga po nasa gitna tayo ng emergency, ay dapat hindi mangiming ating gobyerno na umutang kung kulang pa at marami pang kailangan paggagastusan. Yung nabanggit mo kanina, Din Mel, na ano ba itsura ng magandang economic response? Ano ba dapat ang gastusan ng gobyerno? Ang sa ibang bansa, ang nakikita po natin ay, for example, mga wage subsidies. Kasi nga po, naka-lockdown ang mga tao, hindi sila nakakapagtrabaho. So, kailangan punan or palitan ng gobyerno yung mawawalang kita sa ating mga mamamayan. So, yung po yung wage subsidies. Pangalawa ay yung mga negosyo ay kailangan din po ng tulong. Kasi for example, meron pong mga tinatawag na 0% interest loans kung saan para lang may tawid yung mga negosyo lalo na yung micro, small and medium enterprises na bukas pa rin pero walang customer na pumapasok kasi nga naka-lockdown po at saka hindi lumalabas ang mga tao pero yung gastos ng mga negosyong ito ay tuloy-tuloy pa rin. So kailangan pong ayudahan din sila. And then of course yung pong emergency subsidies para sa mahihirap kasi above anyone else po yung mga nasa informal sector, yung mga mahihirap, saka yung mga near poor, saka low income class po ang pinaka tinatamaan. Especially yung pong wala naman talagang access sa mga social safety net. Before, for example, yung Pantawid Pamilyang Pilipino program, meron na po silang debit card eh. So pumapasok dun sa debit card nila yung ayuda mula sa gobyerno. Pero paano yung mga hindi pa naka-enroll dito sa programang ito, paano sila maabot ng gobyerno? Kaya nga po nakita natin na nahirapan ang gobyerno sa pamimigay ng social amelioration program noong April. Hanggang ngayon, nung para yung ayuda para sa may hindi pa nila tapos i-distribute. Nagamit daw sila din mail ng mga financial technologies, for example, mga app. For example, ano ba, parang yung GCash or other apps para diretso na sa cellphone sa mga accounts ng mga tao yung ayuda. Pero nahihirapan yung gobyerno dito sa infrastructure na ito. So, ayun din, Mel. So, ganong klase. Wage subsidies, zero interest loans, and then yung emergency subsidies. Pero dun po sa nakita natin sa Bayanihan to Recover as One Act, as it is being proposed,
ay nasa 140 to 165 billion lang. So maliit yun din mel kumpara sa kailangan ng mga tao, especially na bumalik na tayo sa lockdown at hindi pa natin alam kung kailan matatapos ito. Ito naman, JC, comparison. Paano nating makukumpara ang contraction, ika nga, or recession ng Pilipinas in relation to other Southeast Asian countries? Indonesia, Malaysia, Singapore. How do we compare? So, sinasabi din Mel ng ilang opisyal ng gobyerno na lahat naman daw ng bansa ay tinamaan nitong crisis na ito. So, lumita ang ekonomiya ng maraming bansa, hindi lang tayo. Pero kung susuriin mo din, Mel, yung ASEAN countries, naitatala din yung GDP growth sa ibang parating bansa natin tulad ng Vietnam, ng Indonesia at Singapore. Tayo po ang pinakatinamaan nitong crisis na ito. Lumit yung ating ekonomiya by around by 16.5%. Samantalang yung pong Vietnam na halos ka-level po natin pagdating sa antas ng income, ay lumago sila ng 0.4% nung second quarter. So, pinapakita lang po ito din, nito din, Mel, na hindi hadlang yung pandemya para sa economic growth kung naagapan sana ng maaga itong crisis na ito. Kasi ano ba yung ginawa ng Vietnam? Bakit sila lumago pa nung second quarter? Kasi nakita po natin, nung palang late January tsaka early February ay umaksyon na sila laban dito sa pandemyang ito. Kasi for example, meron po silang mga lockdown, mga localized lockdowns, and then meron din po silang mga contact tracing na maayos. Tsaka yung pong testing ay na-roll out nila ng mabilis. So dahil po umaksyon ang gobyerno nila ng maagap laban dito sa pandemya, ay na-afford nila na buksan agad ang kanilang ekonomiya safely. Nagkaroon din po sila ng lockdown noong April, simula noong April hanggang middle of April, mga 3 weeks po yun. Pero imagine, 3 weeks lang. Samantalang tayo, yung pong enhanced community quarantine ay tumagal ng mahigit 2 buwan. Yun na nga po yung pinakamahaba, tinasabi nila na lockdown ngayon. So, ayun po. So, babalik po doon sa punto na nakasalalay po ang kalagayan ng ating ekonomiya sa kung paano maiimsan yung ating health crisis. So, babalik po doon sa puntong iyon. Alam mo, just to put some figures in this graph, no, yung kanina, no, tinitignan ko itong report ng Straits Times. Ang sabi nila, Singapore enters technical recession at as GDP plunges 12.6% in the second quarter. Yan ang sabi nila sa Singapore. Sabi naman nila sa ito, from the Asian Review naman, Nikkei Asian Review, ang Indonesia naman, the Indonesia's real gross domestic product plunge 5.32 in the 3 months ended in June from a year earlier. So ibig sabihin ko, ang Indonesia around 5.32, ang Singapore 12, tayo 16. Yung nga, mag-iisip ka eh, di ba? Kung sila nagawa nila iyon, lalo na ang Indonesia, let's say, kasi archipelago rin yan eh. Yun ang sinasabi mo kanina eh. Ano yung hindi natin nagawa? Hindi natin na-anticipate? O meron pa bang panahon para mag-recover dito? Iniambing ko to sa ano eh, sa bilang ng afflicted COVID eh, beyond 100,000 na tayo at mukhang lumalampas na tayo sa Indonesia. Parang ang ating COVID pataas ng pataas, ang ating contraction pababa ng pababa. What's your take on that? So, yun nga po din, Mel, nakakalungkot na nung August 6, nalaman natin na yung pong ekonomiya natin ay pumasok sa isang recession o dalawang magkasunod na negative GDP growth. And nung araw din po yun, August 6, ay nalaman natin na nauusan natin si Indonesia pagdating sa bilang ng COVID cases, yung total cases and then yung active cases. So, when it comes to both the economy and health,
we have the worst of both worlds. Ika nga. So yung nakakalungkot po din, Mel, na kung nasulat ko rin to for Rappler na kung maaga po na umaksyon ang ating gobyerno laban sa pandemya, siguro hindi naging ganito kalala yung ating economic crisis. Kasi lagi pong bukang bibig ng economic managers, gusto nga nilang buksan yung ating economy as soon as possible. And naintindihan ko yung ganong sentimiento. Sino ba naman yung ayaw, sino ba naman yung gusto na lahat tayo ay nasa bahay lang at nagulo yung ating usual business, di ba? So, pero yun po eh, parang yung limiting constraint po nitong ating economic crisis ay yung pong health crisis. Sana magbago yung strategy ng ating gobyerno, sana ma-realize na nila yun. Kasi nakakaingit yung ibang mga bansa, for example, yung Vietnam na nga po, kasi lagi tayong hinahambing sa ibang bansa, for example, United States. Nakita natin sa US, for example, na ngayon nakaka-problema sila sa lahat po ng mayayamang bansa, sila yung may pinakamalalang pagkalat ng COVID-19. At ang laki din po na ibinagsak ng kanilang ekonomiya, halos one-third. Mas malala pa dun sa nakita natin dito sa Pilipinas, na sa almost 33% ang binaba po ng kanilang GDP. So sa kanila naman, yun naman yung pinakamalala simula noong Great Depression, noong 1930s. So hindi po tayo unique pagdating sa ganitong crisis, pero kailangan mo rin i-balance dun sa fact nga na hindi naman ganun kalala yung damage sa ibang ASEAN countries na mas magandang comparator po sa ating bansa. Two situations, JC, two situations. Let's say, nagawa ng gobyerno ang tamang gagawin. Napasakan nila ng mga tamang remedyo ang mga kakulangan. So, medyo ang directional patutunguan natin ay maayos. Gaanong katagal ang recession? Gaano pa itong katagal? Gaano pang tatagal to? At ang pangalawa, kung hindi maayos, kung talagang parang ad hoc response, yung at the moment lang, tinitingnan lang nila kung anong gagawin nila at the momentary lang yung mga ad hoc situations, yung palliatives, hanggang gano'ng katagal na itatagal ang recession? Sa tingin mo? So I think din, Mel, kasi for example, if you look at Vietnam and Thailand, marami na pong araw sila na wala silang bagong kaso ng COVID-19. At doon po nang gagaling yung confidence nila para buksan yung kanilang ekonomiya. Tayo, ilan na ba yung ating kaso? Araw-araw, nasa 4,000, minsan 5,000. So hanggang hindi po natin yung naibababa sa zero o malapit sa zero, ay hindi talaga magiging safe buksan yung ating ekonomiya. Lalo na dahil ito pong sakit na ito ay exponential po ang pagkalat nito. So for example, luwagan mo lang ng konti yung mga quarantine restrictions ay may posibilidad na maging exponential yung pagkalat nito. So actually nakakatawa nga kasi meron po tayong natural advantage dapat dahil tayo nga po ay isang archipelago, pulo-pulo po yung ating bansa. Kumbaga may natural barrier po para sa hindi sana magkumpul-kumpul ang mga tao at lumipat ang sakit. Pero even despite that, ay parang hindi nag-work yun, na parang merong pangatong programa na ang gobyerno na ibalik ang mga tao sa probinsya. So and then nakita natin, for example, sa Rizal Memorial Stadium, di ba, na nagsama-sama yung mga tao ng talagang magkakalapit sila, tapos yun ay ipolisiya ng gobyerno. So parang hindi nakakatulong yung gobyerno sa pag-ampat dito sa pagkalat ng virus. Now, pangalawa po din, Mel, ay sinasabi ng gobyerno din na lahat nakasalalay dun sa vaccine na madidiskubre. Sinabi ni Pangulong Duterte, ngayong December daw, magkakaroon na ng vaccine. Pero actually, ay wala pong nakakaalam niyan. At mahirap pong bigyan ng false hope ang ating mga kababayan dahil although minamadali naman po yung development ng vaccine sa ibang bansa, ay wala pa talaga nakakaalam kasi marami pa pong pag-aaral ang kailangan gawin. Alam nga naman na mayroong vaccine pero hindi dumaan sa masusing pag-aaral, baka lalo pang makasama sa mga tao. So, sinasabi po nila din, Mel, na baka next year sakali ay baka meron ng vaccine na magawa. Pero ang isa pa pong problema dyan din, Mel, ay yung mass distribution nitong vaccine na ito. Kasi bagamat meron ng vaccine ay gagana yan kapag karamihan po ng mga tao sa isang bansa ay
na bakunahan. So kailangan majority of Filipinos po ay mabigyan, mabakunahan sa lalong madaling panahon. Pero kailangan po ngayon pa lang ay pinaghahandaan na itong mass distribution, mass production nitong vaccine na ito. At hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin tayo nakakarinig mula sa gobyerno. Ano ba yung plano para dito sa vaccine kung sakaling meron na next year? I think meron na po yung mga proposals for the 2021 budget, pero ang nakalaan lang po para sa vaccine ay nasa 2.5 billion yata or something like that. Napakaliit po nun kumpara sa kung ano yung kailangan natin for next year. So Dean Mel, I think kailangan bantayan itong 2021 budget kasi dito nakasalalay kung ano yung kakayahan ng gobyerno para mag-respond sa pandemya next year na inaasahan na meron ng vaccine. At kailangan makita natin yung talagang ibubuhos ang pera for next year. Kasi maraming budget allocations din mo, for example, sa infrastructure projects na laging binabanggit ng economic managers. Pero kailangan health muna. So testing, tracing, contact tracing, isolation, etc. Mag-boost tayo ng resources dito. Especially dahil pagod na yung ating health workers, wala sila mga PPE, hindi sapat ang kanilang mga gamit, ang mga ospital ay napupuno na. So, buhusan natin ang pera ito kaysa yung mga big ticket in legacy projects like mga kalsada or yung mga bridges. Makakapaghintay yan, pero yung pong buhay ng mga tao ay kailangan pagtuunan ng pansin. So, again, it boils down po sa priorities ng gobyerno. Yung pong budget ng gobyerno, isa po ito sa pinakamagandang indication ng priorities ng isang gobyerno. And mula sa nakikita po natin sa proposed 2021 budget, wala pa ang kanilang pag-iisip sa ganung klaseng maayos na prioritization. Alam mo, Casey, JC, nakikita ko sa talakayan natin ngayon, no, yung parang health and economics, no, health and economics, parang chicken and egg, no? Ano uunahin natin? Anong priority natin? Pero ang punot dulo, kung walang tao, walang economics. Kaya siguro dapat ayusin muna natin yung kalusugan ng tao. That's one. Number two, itong messaging as to vaccine. Okay, bibigyan tayo ng China kung nakakuha na sila, uunahin tayo, things like that. Pero the reality is, vaccine is not a plan. Diba? It could never be a plan. Diba? Ang plano kung paanong masasangga ngayon ang paglago ng COVID-19 na wala naman talaga kasing vaccine. So, yung vaccine, okay. Hindi rin natin control yan kung magkakaroon yan o wala. Kaya, mas mabuti pa, huwag na natin munang isipin yan dahil hindi yan part of the plan. Ang isipin natin yung mga milestones ng pagsulong natin para sanggain itong COVID-19. Kasi parang ang nakikita pa natin, okay, mag-alala kasi ang China, vaccine, pagdating vaccine, eh pero hindi pa nga natin alam eh. Di ba? Tsaka yung mass distribution. No? Maganda yung punto mo dyan sa mass distribution. Ayoko lang maging sarcastic, pero sasabihin ko na rin, baka may mauna dyan. Well, okay, huwag naman sana mangyari, no? Baka may mauna eh. Diba, dapat i-prioritize talaga nila yung mga localities na talagang affected by COVID-19. So ngayon, JC, no? Itong sitwasyon natin, no? Talagang nakikita mo yung koneksyon sa pagbababa ng COVID-19 sa magiging kumpiyansa ng mga tao sa tingin nilang ginagawa ng gobyerno, at maidudugtong muna to sa pagkagana nila para magtrabaho ulit o mag-business ulit, na at least naiibsan o kaya na nawawalang konti yung panganib ng COVID. Parang ganun eh, di ba? Tama din, Mel. I-relate ko lang din Mel sa personal kong experience kasi for example, meron kasama ko po dito sa bahay dalawang senior citizen. So napakahirap po talaga na basta-basta na lang lumabas. Kung hindi talaga ako lumalabas kung hindi kailangan, for example, mag-grocery lang or talagang kailangan na errand, ay otherwise hindi po ako lalabas. Kasi ang pakiramdam po sa mga nakalipas na linggo bago yung MECQ, parang binubuwis mo yung buhay mo kapag tuwing lumalabas ka ng iyong bahay na kasi hindi mo alam kung sino ang may sakit. Tapos hindi lahat may mask or
hindi alam kung paano i-properly isuot ang mask, ang daming asymptomatic. So ganun po, parang talagang napakahirap po ng ganitong klaseng uncertainty eh. At maganda po, actually, yung lockdown po, matagal na po namin sinasabi na kailangan nang ibalik na mas matinding lockdown kasi parang wala na tayong choice eh. Kasi parang napunta tayo dito sa sitwasyon na ito na walang choice na kundi para tulungan mo ang iyong kapwa ay talagang manatili ka sa bahay. Pero yun nga po, masasaktan na ekonomiya, pero parang nalagay tayo sa ganitong sitwasyon inadvertently dahil sa kawalang action ng gobyerno nung simula pa lang. So, I think, Dinmel, itong crisis na ito, pinapakita talaga ang importansya ng paglalay sa datos, yung competence ng gobyerno, tsaka yung pong paggawa ng mga polisiya base sa datos, yung evidence-based policy making na tinatawag. Napakahalaga po talaga nito at sana gumalaw din yung gobyerno para sa mga susunod na crisis na meron tayo ay hindi na ganito kalala yung magiging sitwasyon. For example, ang isa pong kailangan nilang tignan ay yung pong mga social safety net. For example, gaano kabilis ba makakapagbigay ng ayuda ang gobyerno kung may future crisis na naman. Kailangan agad-agad maibigay ng gobyerno ang ayuda. So, hindi na dapat pumila sa mga gymnasium or sa city hall para dahil unsafe nga iyon. Baka lalo pang magdulot ng sakit sa mga tao. And then, of course, kailangan din yung mong prioritization ng gobyerno. Lalabas talaga dito kung ano ba talaga ang kung nagki-care ba ang gobyerno sa mga tao sa mamamayang Pilipino. Lalabas talaga yung prioritization ng gobyerno at anong values nito eh. Oh, alam mo yung JC yung ano rin eh. Siguro it's a matter of it's an issue of leadership. And I'm not even talking about President Duterte. I'm not even talking about him. I'm talking about people who are supposed to be in charge. Like for example, let's be straight. Si Secretary Duque. You know, he may be good. He may not be good. People may have different opinions about him. But the general perception is, parang ang hina eh. Ang hina ng response. Ang hina ng creativity. Parang parating pumapalpak. Yung announcement of second wave, yung announcement of flattening, yung announcement of meteoric rise, parang what? Nabibigla ang mga tao. So it's a question of leadership and perception of leadership. Do you think na hanggat hindi na re-remedyuhan yan, basta't may ginagawa yung leadership, for example, ng DOH, parang ang tao ganito, okay kaya yon? I mean, parang basag na. Basag na yung kumpiyansa na hindi na ang a priori o ang assumption is tama ba? Tama yon. Tama yung gusto niya, 'di ba? Nawawala na yon. And in that respect, doon mo makokonekta yung sinasabi nating confidence at yung confidence na yon napaka-importante to spur up business, 'di ba? Doon na lang din, Mel, I think doon sa for example pahayag ni Pangulong Duterte na yung gasolina bilang disinfectant, okay? So, doon pa lang, parang ang ayaw natin mangyari dito ay yung pong gobyerno mismo ang magiging source ng disinformation kasi napakarami ng uncertainty na nangyari dahil sa pandemya, dadagdag pa yung ganong klase mga pahayag. And even despite that, ay nakakalungkot na yung pong Department of Health ay hindi naging matatag doon sa pag-debunk doon sa ganong klaseng patently false claim. So, yun po na doon pa lang parang mapapaisip ko na ano ba? So parang obvious naman na hindi naman disinfectant ang gasolina pero bakit nahihirapan ang gobyerno na i-debunk yung ganong basic ganong kalalang kasinungalingan, di ba? So nag-extend po kasi yan na parang pagdating sa COVID-19 data na yung mga analyst po ay litong-lito na kasi biglang nawawala ang mga variables. Nagbabago ang mga definitions. Tapos nakita natin yung bilang ng recovered biglang bumulusok pataas dahil nagbago yung definition. So doon pa lang po na nakakalungkot na ganitong klase yung data na ginagamit natin sa pagsugpo ng virus na ito. Sa ibang bansa, hindi ganito yung nakikita natin eh. Very transparent, very accountable ang mga opisyal ng gobyerno. Sana din, Mel, ay may pag-asa pa naman, I think, sana magbago
yung ganong klaseng approach pagdating dito sa pagtupo sa pandemya, makinig sa mga experts, linisin ang datos. Kaya pa natin siguro itong masugpo din, Mel, basta magbabago yung core strategies ng mga opisyal ng gobyerno. You know, you wish na madatnan mo yung time na talagang tunay, ha? Yung tunay na nagpa-flatten, no? Tunay na nagpa-flatten at saka bababa na ng bababa ng bababa. Siguro, pag gumanon yan, mag-shoot up ang stock market natin. Diba? Because it shows efficiency, readiness, talagang success in fighting COVID-19. Yung sa stock market din, Mel, idadagdag ko lang na minsan may mga episodes na sa gitna ng pandemya ay bumubulusok pataas yung stock market indices, na medyo nakakalito kasi bakit nangyayari yun sa gitna ng isang pandemya. Pero din, Mel, kasi ang stock market kasi ay unang-una ay hiwalay, iba po kasi yung tinitignan niya. Ang tinitignan niya ay several months into the future. Okay? So very forward-looking po ang stock market. So for example, may balita po na bumibilis yung mga test, yung mga pag-develop ng vaccine, for example, ay natutuwa yung mga investors at nagre-reflect po yun sa stock market. So yun, po, very forward-looking po. So not necessarily po in response sa mga nangyari right now, sa state of affairs right now. And pangalawa din, Mel, ay ibabanggitin ko rin na medyo hiwalay din kasi siya sa totoong ekonomiya natin. Kasi for example, yung pong mga maraming financial transactions po ang hindi nare-reflect sa GDP. So, kailangan we have to take with a grain of salt po yung mga news pagdating sa stock market. Hindi po siya necessarily in line or reflective of what's happening right now. So, therefore, JC, parang ang punto ganito, no, yung parang recession was inevitable in a sense because of this pandemic, no? Pandemic. But it need not be going in the wrong direction, no? Yung palala ng palala. At para masugpo yan, dapat iligay na, pasakan na ng dapat gawin natin. Issues of confidence, issues of leadership, issues of efficiency and issues of planning, real planning to distribute yung sinasabi mong ayuda, filling the gap effectively. Diba, JC? Exactly din, Mel. Tama ka. So I think idadagdag ko lang yung prioritization ng gobyerno. Kulang pa talaga sa nakikita natin din, Mel. Wala, their head is not in the game pa, kumbaga. And then yung trade-off between health and the economy, they should also change their thinking when it comes to that po. Okay. And you know, it's so nice, no? With all due respect to the President of the Republic, it's so nice to see a President also messaging, and his demeanor very serious but very firm. Not firm in the negative sense, but firm in the inspiring sense. No, yung nag-i-inspire ka. Okay, kung merong nakukuhang mga criticisms, like for example, yung mga doktor nagsabi na kailangan namin ito, tanggapin ng maigi. And from the creditor's perspective, doon sa, at lalong-lalo na doon sa mga ordinaryong mamamayan, ay nakikinig ang gobyerno. They're engaging in what you call a conversation, no? Yung the government is now conversing with the people, 'di ba? Not a government castigating the people. Diba? Ibang-iba 'yun, eh. So dapat dapat mabuti rin ang approach mo, eh, because the situation is sensitive already, 'di ba? Isang mali lang diyan, baka bumagsak, eh. 'Di ba, JC? Opo. Tsaka yung pong nabanggit nyo din, Mel, yung pong mga doktor, yung mga health workers na nag-request ng mas matinding lockdown dahil na-overwhelm na sila, napapago na sila. At ito po ay nakikita ko sa ilan sa mga sarili kong kaibigan na mga doktor at nurse din po sa ilan sa mga key referral hospitals ng COVID. Talagang sabi nung isang kaibigan ko na doktor,
nung isang umaga ay napaka-stressful daw sa kanilang ward kasi they were eating COVID-19 deaths for breakfast. So, ganun po kalala yung situation. And even my own mother po sa California ngayon na isang nurse at isa po siya sa mga nurse na tumatao dun sa mga drive-thru na swab centers po. So, talagang as in buong araw kang naka-PPE na napakapagsutin mo, halos di ka makahinga, claustrophobic, tapos makikita mo pa at the same time na yung gobyerno ay hindi uma-action. So, parang it's a big disservice po din Mel dun sa mga health workers na talagang nagpupursige kahit na limitado ang mga resources, kahit na pagod na sila, tapos yung pa yung mga maririnig nila sa gobyerno. I think immediately after Dean Mel nag-request sila ng more stringent lockdown, sabi ng mga ilang senador tsaka ng ilang opisyal ng gobyerno, ay hindi pwedeng ibalik sa ECQ ang Metro Manila kasi mamamatay ang ekonomiya. Pero tulad ng nabanggit ko po ay parang sila mismo kasing naglagay sa atin sa ganitong sitwasyon na parang wala tayong choice. So nakakalungkot na yung pang mga health workers ay hindi agad napahinggan. O napahinggan naman eventually in the form of MECQ pero hindi agad-agad na parang di pa sila nag-meeting agad noon. Pero yun, so ang dami kong kakulangan yun, sana mabago na. Yes, oo. Oh, sana magkano na. Kaya nga, ang titignan natin ngayon, yung sinasabi nilang budget for next year. Kasi sabi mo nga, dito talaga natin makikita yung pilosopiya ng gobyerno. Dito talaga natin makikita yung priorities nila. Kung ang priorities nila defense, ay hindi pala health. Kung ang priorities nila other social programs, ay hindi pala health. Kaya, at kung health naman ang priority nila, dapat makikita rin yung efficiencies doon para at least magkaroon ng confidence tayo. No? Para maabsan na natin tong recession na to. Hindi naman ng Pilipinas lang. Eh. And as you said, there's still hope. There is still hope for getting through this recession. Pero dapat tama lang ang mga gagawin. Any last words, JC? Idadagdag ko lang din, Mel, na tama ka na kailangan nating basuhin yung 2021 budget na ngayon po ay nasa 4.5 trillion base sa latest proposals. I think meron silang bago pong catchphrase na reset, rebound, and recover. Kung saan nakapaloob po sa panibagong budget yung adapting to the new normal, reviving infrastructure development, tsaka addressing the pandemic. Pero tulad po nung nabanggit ko kanina ay maliit po yung mga amounts at tsaka parang wala, parang kumpara po sa mga previous budgets ay parang walang masyadong nagbago. So kailangan pero may panahon pa po din, Mel, para pantayan natin, suriin natin itong proposed 2021 budget kasi yung ating recovery po when it comes to both health and the economy ay nakasalalay po dito. So maging mapagmatsyag po tayo sa 2021 budget. All right, okay. Maraming salamat sa iyo, JC. Naku, napaka-punong-puno itong pinag-usapan natin at malaman. Sabi nga ni Father Joaquin S.J. Bernas, sabi niya, hope springs eternal. Parati tayong magkaroon ng pag-asa. At alam mo, we have no choice. Sabi ko nga rin sa article ko sa Rappler, we have no choice but to help this government, alam mo yon, in all its legal endeavors, di ba? Dapat rin tulungan natin tong gobyernong ito. At sana naman, the government takes the lead. Itong importante, hanggat nakikita natin na, well, exception pala sila, hindi sila example, di ba? Nalalabuan ng madla, di ba? Be the example and not the exception. And if the mode must be one of conversation and not castigation. And recession, sabi nga ni Casey, there is still a little space for borrowing, but let us manage the situation very well, engaging the advice of experts. Diba? Hindi na yung mga may mga impromptu statements dyan. Diba? Ang hirap taken yun eh. Tama ba? Any last words JC? Tama ka din, Mel, na gusto ko rin pong to end on a positive note eh, na sana po ay yun na, we can only just hope na magbago po yung strategy ng gobyerno
Kasi I think marami na pong marami ang gusto ko rin po sa nangyari ngayon ay marami pong nag-engage at marami pong nare-realize na rin kung gaano ka-importante ang good governance at paano ito nag-translate sa kanilang mga buhay. So ayun po, natutuwa ako sa citizen engagement at sana po ay paigtingin pa natin ito at maging mas mapagmatsyag pa tayo sa mga susunod na buwan. Thank you very much, JC Punong Bayan. Maraming salamat for your time. Maraming salamat po, Dinmel. Thank you. Bye-bye. Yan mang kaibigan ang ating palatuntunan ngayon. Sana po may napulot kayo. At ako po, ang dami kong napulot kay JC. Sinusulat ko nga po, parang nakikita nyo yung may notebook ako dito. Sinusulat ko po, tinatala ko po kasi gusto kong ma-remember yung sinasabi niya para yun po yung mga measures ko, yung mga milestones ko para makita kung ang gobyerno umuusad na ng tama. Hindi po masama ang magpuna, hindi po masama ang mag-obserba. At sa gobyerno naman, hindi naman masama magtanggap ng mga advice. That's a sign of humility and wisdom. Ang masama po, mag-castigate. Ang recession po, sabi ni JC Punong Bayan, ay hindi naman stagnation. Okay? Hindi naman po stagnation. Stagnation ay walang-wala. Recession po, gumagalaw pa ng konti at pwedeng pagplanuhan ng gobyerno. Sana nga po ang plano konkreto. Diba? Ang plano sa COVID, konkreto. Ang plano sa ekonomiya, konkreto. Kung ang tinutukoy ng gobyerno ay tatlo, reset, rebound, recover, para po sa akin, huwag muna recover, reset muna at rebound. Tuuna natin ang importante ngayon. Huwag po muna natin isipin yung mga hindi pa malayo pang mangyari kasi po nasa gitna pa tayo ng pandemya. Di ba po? Ayan naman po ang tinatawag na priorities. Ayan po. Ayan mga kaibigan, diyan po nagtatapos ang ating palatuntunan ngayon at maraming salamat po sa inyong panood at pakinig sa amin. Nasa YouTube po tayo, nasa Facebook po tayo at nag-cross post po tayo sa Rappler. Maraming salamat rin po sa mga staff ng Rappler, kaila Maria Reza at ang kanyang mga director doon at technicians at tayo ay nakakabit sa kanila ngayon sa Rappler. At kung gustong i-grab ito ng iba pang mga estasyon, maraming salamat rin po. At ako po ay nagpapasalamat sa Kapamilya World Online kasi po may isang episode na gin-grab nila at ginamit nila para po sa sitwasyon ng kanilang prangkisa. Maraming salamat rin po sa inyo. Huling-huli po, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe kayo sa Attorney Mel Santa Maria YouTube channel. Ayan po. Okay? Subscribe lang po sana para po, kung gugustuhin niyo, kung para po lumaki na po ang ating community. Alam niyo po dun sa aking YouTube channel, Attorney Mel Santa Maria, puntahan niyo lang po. Nandun po yung mga legal advice ko. Kung gusto nyo magpaputol ng kasal, kung gusto nyo maningil ng utang, kung gusto nyo humingi ng suporta, kung gusto nyo magdiborsyo, kung gusto nyo magpile ng criminal case, unjust vexation, may mga small video po ako doon. Pangalawa po, makikita nyo rin po yung aking mga kapanayam, yung aking na-interview na mga personalidad. Sila Vice President Lenny Robredo, si Maria Reza, pati na rin po si dating Senator Trillanes dati, pati na rin po si Jelly De Belen, ang aking pong kaibigan, si Jelly De Belen. Sarap po ng kwentuhan namin dyan. At bukod rin po doon, makikita nyo po sa YouTube channel ko, nagre-react rin po ako sa mga singers ng Pinoy. Ating mga singer, si Morissette,
si Casey Tandingan, makikita nyo rin po yan. Pero may isa pong banyagang grupo na fans ako, BTS. Inintroduce po ako ng anak ko dyan, kaya naging fan ako dyan. Makikita nyo rin po dyan. So meron po akong advice, interview, and reaction. Yan po makikita nyo sa YouTube channel ko. Enjoy po, enjoy po. At pati po yung mga nightly show ko, mga nightly show ko, every 8 o'clock, nandoon rin po. Kung gusto nyo makita yung interview ko kay VP Lenny, kay Maria Ressa, o yung aking komentaryo, nandoon rin po. Huwag nyo pong sanang kakalimutan. Ayan po mga kaibigan, maraming maraming salamat po muli. Ito po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santa Maria. At tandaan ninyo, ang kritiko ay nagmamahal rin sa ating inang bayan. Magandang gabi po. Thank you very much and have a nice day.